DWIC, programang sasakulin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIC, tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa DWIC, programang pwede kang mag-usap, pinapredaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIC. Karambola. Good morning, welcome to Karambola. Kasama sa Intilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angela. Oh! 54 days. Before Christmas. 54 days. Di pa ako bumibili ng hamon. Nako! Balita tayo dyan mamay. Ah, text line 09998. Okay. 3766768. Ulitin po natin 09983766768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. We're also on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinaon. Huwag po kakalimutan follow at saka subscribe. DWIC 882 AM yung Facebook and YouTube ng aming stasyon. Magandang umaga. Magandang umaga! Magandang umaga. Daming 6768, ulitin po natin 09. Ayun, may echo ah. May ano, medyo late. Ganun pa kalaka-late. All Saints Day! All Saints Day. Yeah, today is All Saints Day. All Saints Day. So, eh, hindi naman makakapunta ng sementeryo eh. Bakit pa holiday? To commemorate. Ah, to commemorate. To remember. So, kahit hindi ka napunta sa sementeryo. According to vocabulary.com. Hindi ba? Pag hindi ka nakapunta sa sementeryo, dasal na lang. Commemorate. Halloween kahapon. Suwan. And weekend. Ha? Suwan. Ano it's Suwan? Spelled S-A-M-H-A-I-N. Suwan. Layo na. Ito talaga mga English. The Europeans in general. Okay. They like to invent spelling. Ah, kairita. Suwan. Parang yung mga French. Why do you bother to spell it a certain way when you're going to ignore all of it? All of the spelling. Ah, yeah. So, Suwan is the, ano, it's the holiday of the harvest. So sa weekend, yun yung you give thanks to the ano to the triple goddess, the harvest moon, yeah. And then you prepare for the long night of winter. Yun. Nagsimula daw yung Halloween sa mga early Celts. British. The Celts, yeah. Doon daw nagsimula yan. Yeah, the Druidic traditions ng ano. Apat yan eh. So, commemorating both the solstices at saka the ano the tapos naging Christian practice and the equinoxes so naging Christian practices kasi napunta pati yung Pasko ang ano niyan eh origin Saturnalia Saturnalia yung Halloween ganun din pero yung Hallow ibig sabihin ng Hallow Hallow. Hallow. Yung sa Our Father, hallowed be thy name. Yun so, yun. Halloween. Hallow. Parang awan yun na spell it with an Eve. Pero ano yung pang, sa atin may Tagalog, panga, yung nangangaluluwa. Pangangaluluwa. Pangangaluluwa. Kasi ang kinukumemorate natin. Adaptation lang yun sa American, ano? Hindi. Meron tayong sarili natin. Na no? Pangangaluluwa nga. Original na Pinoy pa ngayon. Tayo nag-ano, parang trick or treat pa rin yan. Pero pangangaluluwa. Yung sa Bulacan, sina Father Dear. Nananakot? Hindi, yung ano, parang pupuntahan nila yung bahay. Kakanta, may kanta yun eh. Kakantahan nila yung may-ari ng bahay. Kaluluwa kaming... Ayan. Hindi ko, I never learned it. Mali ako doon. Pero yung kwan niya, beat niya and rhythm, Spanish. Basically Spanish. Oo, kasi para the Spanish guitar. Well, ang theory naman ni Anay, ni Prof. Felipe de Leon is that yung rhythms ng mga pandango, ganyan, are uniquely Philippine. Inadapt lang natin to the, ano, to the music. Of kasi the may Spanish guitar na tayo by that time. Pero yung rhythm niya, yung beat niya, uniquely Filipino. Yes, okay. Yes. So, yung sway and everything galing sa Kastilang Pandango. Tapos yung ano na yan, pero yung kanta is, it's a threat actually, pag hindi nyo pinakain yung mga ano, yung mga parang carolers. Eh, mananakawang kayo in the middle of the night. Mananakawang kayo ng manok. Usually yung manok. Tapos,
ano mo yun, iraransa mo yan. Iraransa mo yan. Kasi dadalhin nila yan iraransa mo na suman. Yun, dadalhin yan sa plaza. Tapos dun mo iraransa mo yung bata ano, pa, nagkukumot pa kami. Meron pa kami yung taklob na kumot eh. It's fun, it was fun. Buti. So, Central Luzon ho, ginagawa yan. Mainly Katagalugan. Yeah. Yung Bulacan, Rizal. Pero nung kami na, ang tradisyon namin, natutulog kami sa sementeryo. Oo. So, punta kami ng, ano, 31st. Tinatakot niyo sa rin niyo? Oo. Hindi pa kasi masyadong marami ang pupunta nung, in the early days. So, we were very, very young. Uh-huh. Konti lang talaga yung nag-o-observe. Uh-huh. Dadating, mag-aan. Tapos later, ang dumami. Until, yun, mukhang camping site na talaga yung, ano, yung Memorial Park. And then, the reverse rin happened. Less and less people started to go. Kasi grabe na yung traffic then. Oh. So, hindi na nag, ano. Pero yun yung, tinanong ko nga eh sa nanay ko noon, bakit tayo natutulog? Bakit? So, nagbabantay tayo. What do you mean nagbabantay? Are they trying to escape? Hindi ko talaga nag-gets yung tradition. Apparently, it's part of the commemoration. Tatandaan ninyo, tapos nag-o-offer kayo ng dasal throughout. Okay. Yun, para sa ano sa ikatatahimik daw ng kaluluwa. Yun yun. Ikatatahimik ng kaluluwa. Mm-hmm. Oh, nako, pagod na raw ang tao. Naks. Eh, tigre, belated happy birthday. Kanina? Kay Ka Eduardo Manalo. Ay, belated happy birthday. Maligayang kaarawan. Sana ay naging maligaya ang inyong kaarawan. Ah, ngayon lang ako babati kay Jonat. Wala ko rito ng Friday. Okay. Nagkapansitan daw yung balita ako eh. Oh, kwento ko na lang sa'yo. Mahilig kayo tapos kumain ng pansit pag wala ako. Ano ba yan? Ba't ganon? Ano yan? Hindi kasi masarap ang pansit kung itira pa namin. Ayun. Hindi na masarap yung initin pa. Ay, wala na. Mas masarap yung bagong luto. The best ang pansit pag bago. I'm sure kikwentumuhan mo naman kami. Tumitigas yung noodle eh. Matagal na, di ba? You have to re-steam it actually eh. Oo. Pero so, I'm sure masarap naman yung kainan dun sa golf. Ay, nako! Pasensya na ho kayo dahil puro kwento kailangan na ko magpunta doon sa Pampanga nung Biyernes. At umatend ako nung first BBM Cup. Nox! Ginagawa daw yung BBM Cup sa Ilocos. Okay. Palagi. Eh, sa labas na Ilocos, di pa nangyari. So, na, first time, Cebu. Ang BBM Cup at dito sa Luzon. Sabay. So meron sa Cebu? Konti lang naman yung crowd kasi social distance. Kaya nga eh. So, hindi siya talagang tournament na malaki. Hindi. Halos ano nga lang, very close. Ang maganda ron, pagpasok ko nung ano, nung golf course, di ko lang sasabihin ko anong golf course. Tinanong, saan ho kayo? Sabi namin, doon sa BBM Cup. Nako, sabi, boss. Lahat kami rito, gwardiya, puro kami BB. Naks. Itong po. Ganon. Kaya pala umaariba kagabi. Over the weekend, yung mga clubs. Yung grupo ngayon, siyempre, si Alex Magno nandun. Alright. Napag-usapan, what explains the popularity of Ferdinand Marcos Jr., also known as Bongbong. Sabi ko, maraming factors. Kasama dun yung kanyang personal, yung charm. Correct. Agree. Kasama yung projection niya as being level-headed, intelligent. Yes. Yung reaction niya dun sa mga batikos kasama. Yes. Pero kay Alex, ito ang pinakamalaki daw sa kanya. Ano yun? Reaction niya ng taong bayan. Doon sa post-ed sa dissatisfaction. Wow. I agree. Sabi ko, wow, that makes sense. It does. Kasi ang laki na expectation, tinanggal niyo si Marcos so many years, 35 years post-ed. And look where we are. Correct. Yun daw dissatisfaction ng taong bayan. Parang protest. Support. To protest against what happened after EDSA. They're supporting the guy or the son of the man
of the man they ousted. Or the person that they think. Or they're, sila na eh, taong bayan ang gumagawa. Ini-embody nila kay BBM. Nilalagay nila kay BBM. Yung antithesis nung ano, nung EDSA crowd. Lahat ng nakinabang doon, lahat ng nagtutuloy ng naratiba na yon. So madaling sabi, lahat ng taga-kabilang parlor. Pink Lawans. Eh marami na nga nawala doon eh. Mm. Yung mga nawala doon, kasi ang halos noon, ang laki talaga ng... I remember. Malaki yung support. Nag-turnaround. Tapos ngayon, nandun na sa kabilang kapo. Halimbawa, marami example na ganyan. Oh, yung military component nila, tumiwalag sa kanila in almost immediately, di ba? By 1987 to 89, sunod-sunod yung attempted coup because may na-manifest nila yung dissatisfaction nila with how things turned out. Okay. Palagay ko nga. Palagay ko. Tama yun. Tama maganda yun. Yung... ano na the same, yun, ano eh, parang ganun din si, ano eh, Duterte eh, ganun din yung embodiment niya eh, yun din yung sinasabi. Kasi tingnan nyo yung, as it turns out, yung mga nag-oppose kay Duterte, sila yung nagpo-propose pa rin, ay, sila pa rin yung proponent nung narrative yung ba ng EDSA. Yung 4% na lang ba sila? Yung SWS ho, ganito yan. May mga ranggo yan ng satisfaction. Yung huling survey kasi sinabi, headline ng ano, Duterte rating dives. Talagang dive. Talagang ibig sabihin ng dive. Matarik. Tusok. Yung ano, tusok yung pagbagsak. Correct. Diba? Doon naman sa isang dyaryo, Duterte rating plunges. Diba? Ang pinakamagandang headline, medyo medyo neutral. Okay. Bulletin. Ano sabi ng bulletin? Duterte rating slips. Yeah. Medyo mas nag-agree ako. Mas sa katotohanan. Okay. Kasi yung rating ng presidente, pag tinignan nyo, nanggaling yan, ang peak niyan kasi, umabot ng 81%. Mm-hmm. Hindi ko tinitignan yung net eh. Mm-hmm. Kasi para sa akin, pag sinabi mo net, dinodoble mo yung bilang nung against. Correct. Diba? Again. Oh, dalawang beses galing mo dalawang bilangin beses kasi ima-minus mo pa sa in favor eh. Tatanggalin mo dun sa... O yung satisfaction rating ni Duterte, umabot ng 81. Bigla ngayon, 67. Mm-hmm. 67%. F15 yung dissatisfied. So, sinabtrack pa nila uli. Sinabtrack pa nila yung naging 52. Which is stupid. Base 52. Okay. Pag-usapan natin yan. Yan yung dissatisfied. Meron yan, very dissatisfied, somewhat dissatisfied, undecided, somewhat satisfied, lahat yun nandun. Somewhat and very satisfied. Mm-hmm. Pag tinignan nyo yung very dissatisfied, yun yung laging 4% lang yun. Hindi yung nagbabago yun sa survey. Mm. Yun yung permanent na. Ayun yung ano. Huh? Yun yung constituency ni Lenny. Oo, permanent yun. 4% yun. Okay, 4-5% yun. Hindi, hindi nagbabago yun. Alright. Yung somewhat dissatisfied, yun yung nagkakabaguhan. Tsaka doon sa undecided. At tsaka doon sa somewhat satisfied. Okay? Malaking portion yan. Kasi yung very satisfied kay Duterte, nasa 30-40% lang yun. So, okay. May nilalaro ka dyan na malaking porsyento, yung nasa gitna. Yun ho, hindi ganon nagbabago yun. Yung, yun na doon sa very satisfied at saka doon sa extremely dissatisfied. Right. Dito lang nagbabago. Depende sa issue yan. Mm-hmm. Pero itong observation ko. Mm-hmm. Yung sinasabi nilang plunge and dive, pinakamataas pa rin ho yan sa lahat ng naging presidente after EDSA. Okay? Okay? Mm. Tingnan natin yung rating sa ganoong sukatan. Hindi ba? Not on its own. Noon hong the same time, kay... Halimbawa kay Cory,
nasa below 30 siya. Ganito rin si Pinoy. Mm-hmm. Below 30, Ramos, ganun din. Nako, si Ramos nga medyo umabot pa sa medyo below 10. Ay, talaga, may ganun din. Arroyo, nag-negative. Yeah, I remember. Ha? Uh-uh. Matinding negative si Arroyo. Buong term niya, buong second term. Mm-hmm. Puro negative yan. Mm-hmm. Okay. Asama ho kasi ng propaganda noon against Gloria, although marami siyang ginagawa. Mm-hmm. Kikita mo. Di ba? Pero yung rating kasi may kinalaman mm-hmm. din yan sa media war. Di ba? Malaking kinalaman. But the thing there is, sinasabi ko nga sa'yo, yung kanyang 67%, ang taas pa rin noon. Pinakamataas siya sa lahat ng presidente. Mm-hmm. And that is still very good. Mm-hmm. Eh, he had nowhere to go but down. Kasi 81%. Correct. Never, diba? Never happened before. Talagang, ibig sabihin, nagkataon, lahat yung mga nado sa undecided, umakyat, naging satisfied sila. Mm-hmm. Doon sa mga somewhat dissatisfied, naging satisfied sila. Ganon. Mm-hmm. So, lumiit yung undecided. Okay. Lumiit din yung somewhat dissatisfied. Okay. Eh, pero ngayon, kumbaga, eto na yung normal. Sa statistics ko, kasi tinatanggal yung mga extremes. Yan. Yung mga extremes, tinatanggal yan para nado ka lang sa main. Okay? Okay. So, biased, eto yung point namin. Biased yung mga reports na sinasabing, nako, pabagsak pa to Duterte administration. No way. Sabi naman nung kampo ni Lenny, would you believe? Trixie ang sabi, pagod na mga tao. Naks! Grabe humanas, ha? After 5 years? Di ba? Pagod na mga saan na pagod? Kakaano? Ha? Kakatayo ng tulay ng kalsada. Pagod na kami. Sawa na kami, dami ng tulay. Pagod na raw. Pagod na. Sa pandemic daw na pagod. At bakit puro train? Dami nyo naman, friend. Napagod. Nakakapagod. Grabe yung mga, tsaka bagong airports. Aha. Bakit ano? Pati refurbishment ng mga airports. Bakit nyo ba ginagawa yan? Nililinis pa yung Pasig. Yung permanently dissatisfied kasi, napakaliit na portion nun eh. Permanently dissatisfied. Yung laging, ano, 4%, 4-5%. Kasi anong gawin ng administrasyon? Walang ikasasaya. Yun. Napakalito ng portion na yun. Sinabi nga ni Trixie, yan yung kampo ni Robredo. Yan yung nagsasabing pagod na. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan. Yan ho. Sabi niya. Sa Facebook. Pabagsak. Sabi ni Mama Ani, si Lenny ang pabagsak, mababaon pa. Aray ko. Wala na kasi ibabagsak. Eh, di ba, una lang. Tama naman si Mama Ani dun. May negative naman tsaka eh. Tsaka usually ho, pagpatapos na talaga administrasyon. Bumababa. Nagwe-weigh niyang papila. But I think it's something different. Hindi ano? Kasi yung ano? May solid pa rin siyang 60%+. Meron talagang variable si Duterte. That's about 20%. Yan yung depende sa kung anong ginagawa niya. Ito yung, halimbawa, COVID. Makikita mo, pag tumataas yung cases, bumababa yung satisfaction rating ni Pangulo. Tingnan mo, I've been monitoring this for months. Hindi kinalaman sa COVID. But now, pabagsak na yung mga cases. Remember, may lag itong survey, di ba? Something like 2 weeks, 3 weeks, ganyan. In the next few weeks, kasi ang new cases natin are down to 3,400. Okay. Ito yung latest. Mm-mm. Which means that the curve now is talagang pababa. We might be seeing the effects of the vaccines. Okay. Or increased awareness. Okay. Or whatever it is. Even abroad, everywhere, bumababa yung cases. Sabay-sabay rin tumaas, by the way. Ha? It might also be the nature of COVID. Diba? So whatever the reason is, bumababa yung number of cases, I expect natataas na naman uli ang satisfaction rating with the president. Yeah. It's resilient in the sense na hindi siya naaapektuhan masyado ng campaign issues. Hindi nga eh. Di ba? Hindi nga. Yan ang Teflon presidency. Oo. Well, at saka, ang hirap kasing burahin no, nakikita mo. Mm. Na concrete
Ibig sabihin, hindi po hindi imagination, hindi promises, hindi drawing, hindi PowerPoint presentation. Nakikita mo, sa Metro Manila lang eh. Agree. Kitang-kita mo. 'Di ba? Yung mga nagtatayuan diyan, tulay sa Pasig. Twin. So, tatlo. Kulitin ko talaga tulay. Twins. Ah, 'di ba? Tuloy-tuloy ang yun lang ang sabi nila, showmanship daw yan. Hindi ho kasi nakikita nyo talaga, may natatayo eh. Yung umikli yung pila sa MRT before the pandemic. Uy, malaking bagay yan sa akin. Kasi my kids, when they would go to school, I had one particularly, na kahit anong aga ang gising niya, ang intayan dyan sa MRT, napakahaba. Diba? Wag na lang. After a while, nainis na ako. Ihatid ka na lang. What's the point? Diba? Yung oras, yung hassle. Di ka makakaaral because you wake up too early just to get a ride. So, yung ganon, malaking bagay sa mga ramdam. Diba? Yung may direct benefit. Yung pag-increase ng ano, yung validity ng driver's licenses at saka passports. Uh-huh. Except napatid na naman yung passports towards this end. So that might also be a contributing factor. Okay. Ngayon, ang perception kasi, parang, although si Cusi sinabi na, hindi na raw mangyayari yung Marcos, Bongo, tandem. Okay. Nagdeklara si Cusi. Hindi na raw mangyayari yon dahil mukhang firm up na yung pagtakbo ni Senator De La Rosa. Bato. Ah, si Bato. So, nung nag-firm up na yan, hindi na raw mangyayari yung Marcos Bongo tandem. Okay? Okay yan. Okay. Pero kasi, ang hina na dating ni Bato, kasi ang perception, last minute candidate. Yes. Na hindi pinag-isipan, parang walang iba eh, ikaw na lang. And this is the dominant political party. Ito ang partido ng presidente. Di ba? Sila may hawak ng malaking coalition sa House. And yet, ganyan, last minute ang presidente. Di ba? Ano ba naman yan? Tapos patatakoyin pa senador ang presidente. Tapos ang gulo-gulo ng partido. Hindi nga, may nagkagulo. Yun nga sabi ko noong isang araw eh. Paano nangyari ang pinakasikat na Pilipino sa buong mundo? Ever in the history, si Manny Pacquiao. Eh nabitawan mo. Nawala pa sa hawak mo na. Pacquiao na, naging bato pa. Akala ko ano eh. Sara na naging bato pa. Ito Pacquiao na. Hindi ba? Paano nangyari yun? Well, siyempre, mga analysis dyan, mukhang napakahina nung management ng PDP lang. Una-una, hindi naman politiko si Secretary Cusi. Yes. He is really a technocrat. Oo nga, and he's treating this entire campaign like a technocrat would. Ang technocrat ho, ano yan? Straightforward, ganun lang yan. Okay. Management yan eh. Management man yan. Okay? Paano siya paano niya maintindihan yung politics? Iba ho ang laro sa politics. Ganun eh. Iba, hindi siya bagay doon. Baga. Diba? Pahawakan mo siya ng korporasyon, siguro. Dilipad yung korporasyon. Pero dyan, hindi eh. Paano nangyay? Nag-split pa ngayon yung party. Tapos tatakbong presidente si Bongo tsaka si Duterte. Pero, hindi pala yun. Approved. Okay. Nag-file na sila ng, binigyan na ba ng certificate of, nomination ba? Parang gano'n. Na-nominate nila, hindi naman tatanggapin. Paano gano'ng partido? Hindi pwede yun. Okay? So, ngayon ho, ang nangyayari, hindi na raw mangyayari ang, ang pangyayari sa mga nangyayari, pag bumaba ka sa baba, ang nangyayari po sa mga pangyayari, ay hindi na raw magiging Marcos, Bongo tandem, sabi ni Cusi. Yan. Sino ngayon? Ang presidente nila, na-firm up na raw si Bato. Okay. So, susunod na tanong, sino ang vice president ni Marcos?
Marami pa yan. Hindi pa yan alam. November 15 pa. Pero ilang araw na lang yan. Pero ganito analysis ng mga ibang pundits eh. It doesn't matter kung may vice president siya o wala. Oh, sumikat siya nang wala eh. Ah, hindi niya kailangan. Kasi, eto. Ang thinking kasi, kailangan ni Marcos ng vice president candidate from Mindanao. Mm-hmm. Either Sara, mm-hmm, Bongo, or Pacquiao. Mm-hmm. Sino dyan sa tatlo na yan? Eh, mukhang si Bongo hindi na. Okay, definitely not. Definitely. Uh-huh. O, si Sara. Mm-hmm. Okay. Despite her pronouncement na my ship has sailed. Diba? Marami pa rin naniniwala pwede pa siya mag-BP. Okay. Parang preparation niya sa 28. Uh-huh. Si Pacquiao ngayon nililigawan. Okay. Ni Bongbong Marcos. Pero ito yung isang survey, Kalye survey. Anong sabi ng Kalye survey ngayon? Southern Philippines, Mindanao, run away, choice, si Bongbong. Okay. At series daw ho yan ng mga survey. Uh-huh. Yan ang sinasabi nung 62% ang kanyang preference in Mindanao according to Publicus Asia. 62% preference kay Bongbong. Kasi nga, nawala na si Sara sa picture. Uh-huh. So, ang tingin nila, yung mga pabor kay Sara, lumipat lamang kay Bongbong. Uh-huh. Diba? Yes. 62% preference. Wow! Di ba nangyari yun? Sa Mindanao. Parang siyang taga Mindanao din, lumabas. As though, di ba? Parang siya si Duterte din. Parang siyang Remember, sinabi ni Sara, how can we help you? Ah, ganun. How can Hipong help your candidacy? Endorsement. So, pag in-analyze mo, kailangan niya pa ba ng VP from Mindanao? Di ba? Baka hindi na. Baka hindi na nga kailangan ng BP candidate. But he will need, ang importante kasi kay BBM is later on, for purposes of elections, wala na siyang kailangan. Okay na siya, on the upswing siya. Barring any stupidities on the part of his campaign team, which I don't see happening right now. Kasi maganda yung patakbo ng kanya. Sakit naman ang salita mo, barring stupidity. Eh kasi tingnan mo yung kanila. May mga stupid talaga. Eh kasi dun sa kabila, parang may monopoly on stupidity eh. Di ba? Hindi ko alam kung do they breed it? Uh-huh. What? Parang ganun. So, barring they that. They always shoot themselves, di ba? Di ba? Hindi ko nga maintindihan eh, how they keep doing it. Parang they don't learn. So, barring anything like that, we're good. He just has to hold steady. Yung kabila, hindi pa nagigising sa katotohanan eh. Whatever mistakes they had been making from the start, they're still making it now. Okay. Parang nag-i-insist sila. So ano lang that can go wrong for the Marcos camp? Hindi ko pa napo-foresee anything going wrong. Well, siyempre, ang unang worry niya, dahil may disqualification record, may history na nadaya siya. Oo, yun. Yun ang malaking worry na mga... sabi nga nila na preferred si Marcos. Yung mga maka-Marcos. Yung baka magkadayaan. At nangyayari yan doon sa Mindanao. Baka on that score, kailangan niya pa rin ng kandidato from Mindanao para mabantayan yung boto niya doon. Diba? Lalo na doon sa mga lugar na yung sinasabi nila, ilang probinsya yun? 3 probinsya. Na nadali siya. Yan. Maganda ho yan. Maganda yan. Maganda yung analysis na yan. Mm-hmm. Siyempre, yung mga press releases ngayon, ng mga ibang kandidato, kung di mo napansin, aba, pinag-uusapan na ho nila policies. Yeah. Yeah. May isa at least na nag-uusap ng policy. Kasi yung kabila, ano ba yung mga statements ni over the weekend? She's not afraid though of the trolls. She's not affected by the trolls. Warns peddlers of fake news. Mm-hmm. Ayan, yun yung mga statement ng Lenny.
Nakakalimutan niya. Nakakalimutan niya yung Supreme Court ruling in Borjal versus CA. Na? Sa Korte Suprema, sinabi nila dati, kapag ikaw ay public official, okay, kailangan, mataas ang evidentiary requirement para ka makapaghabla ng libel. May policy yan eh, behind it. Ang sinasabi hindi ng... Hindi ka pwedeng court, onion skin daw. Yes, isa yun. Pangalawa, kahit mali yung tao, it's okay because it's part of their mandate to criticize government officials, di ba? Public figure ho. Hindi lang government officials, actually. Sama dyan, public figure. But that was the later case. Tulfo case, diniscuss din yan. Halimbawa, korporasyon ka. You're selling stocks in the PSE. Public ho kayo. Yes. Hindi kayo pwedeng sasabihin nyo, hindi, private, ano to. No, public kayo kasi... You're doing business with the public. Correct. Hindi kayo pwedeng onion skin. Okay? Ganun ho talaga yan. Okay. So, sabi dun sa, especially not when it's opinion. Kapag yung opinion ng tao, kahit mali, okay lang yun, di yun libel. So, nakakalimutan ni Leni yun. A lot of, in her camp. Kasi merong biglang lumilitaw na lawyers for Leni. Kakasuhan daw nila yung mga nagka-criticize kay Leni. In fact, ang nakakainis doon. Uy! Naka-pink! Naka-pink? Naka-pink. Ah, hindi pala pink. Orange. Medyo, mala. Orange, pastel. Wala talaga umaamin na nagpipink sila. Kumaga, kupas na orange. Kupas na orange. Oh, tama. Ayan, yeah, that's correct. Hindi, parang peach. Oh, peach. Parang peach. Peach. Ano yung tinetake down sa Facebook na mga ano? Yun ang nakakainis. Itong mga so-called lawyers for Leni, they don't even give you a standard. Okay. Basta take screenshots dun sa mga nag-daw kay Leni. Basta pro-BBM take down. Tapos alamin ninyo kung saan nagtatrabaho, kung saan nag-aaral, para ma-report daw nila. Nananakot? Nananakot! Ganun ang tirada nila ngayon, ha? Which gives us a preview of what a Leni presidency would look like, di ba? Diba? Kamukha yung tindahan daw dyan sa, Negros ba yun? Doon nag-launch ng BBM campaign. Or movement for BBM. BBM for President movement. Something like that. It's a support group. Support group. Mm-hmm. Isang restaurant. Aba, may call to boycott the restaurant. That restaurant. Mm-hmm. Ayan. Ganon sila. Ganito, to be fair. Kumbaga doon lang ginawa yung yung BBM. Venue lang yun. Kasalanan na nung may-ari yun. Ganon. So yun, medyo malabo yun. Unlike yung previous boycotts na ginawa ng DDS, merong brand ng sardines na doon sa ad nila mismo, may pasaring sa presidente. O di, binoycott sila. Okay. The only market that they could find, nag-donate tuloy sila doon sa whatever charity chuchu ni Leni. So, I would like to emphasize the difference. Kunwari, ako, personally, nangyari ito sa akin, nasa parlor ako, 2019, okay, na pumasok yung, it was the height of the campaign. Okay. So, while I was there, naglalagay ng mga campaign posters inside the parlor. I have no problem with that. Karapatan nila yun. Pero yung yung mga parlorista, kung ano-anong sinasabi, bawal ang tanga dito, bawal yung mga ganon. So, why should I take my business there? Mm-hmm. Diba? Kung ang pakiramdam ko, ganyan pala kayo. Galit kayo pala sa akin. Diba? Even if they did not know na what side I was on, yung makakarinig ka ng ganon, it feels hostile and aggressive. Mm-hmm. So, bakit ako pupunta dun? Ay, iba yun. Diba? Kung yung kumpanya, hostile at aggresibo dun sa presidente, bakit? Why should I patronize them? Diba? Wala pero ito doon lang dinaos yung yun, walang ganun diba? Bakit maboboycott yun? Ang kanila, napaka-divisive, toxic ang kanila. Yun na nga. Ako, ang ginamit kong word dyan, Jonat, antagonistic. Aggressive. Antagonistic. Aggression siya, yan. Mamamayan. Unifying ka nga dapat. Alam mo yun, inaamo.
Pag ganyan, inaamo mo yan. Especially election. Hindi mo inaawa yan. Teka, more on this later. Ang oras natin, 8:37 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Pagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. So, yung mga ganyang aggressions on Facebook, halimbawa, yung isang follower, sabi niya, they had an activity sa, I think it's Boracay, with a, ano, like a beach cleanup or awareness of beach cleanup. Oh, medyo dinadampot yung mga... Oh, mga ano lang. Not that there's much. To me, that's a very, ano... There's no, good campaign. Parang ganun. Heroic to a point. Mm-hmm. Diba? Buraka yan. Maraming tourist. Nagtatapon. So ano lang yung mga beachside. Kasi, na-clean up naman yung sa tubig. Nagagawa naman ng gobyerno. Napakagandang ehemplo ho. Para sa mga taong bayan. At lalong-lalo sa kabataan. Na sila, nagdadampot ng kalat. Diyan sa beach. At saka yun, nagbakasyon yun. Hindi man matiga doon yun. Kasi hindi naman taga doon Diba? So, they went there, tapos they helped. Yung mga ano lang, mga pirapiraso lang, ganyan. It's not much, but still. Environmental So, and then, but they said, beach cleanup for BBM. Ha? Gumawa sila ng ganun, parang beach cleanup for BBM. Yun yung kanila lang. Movement. Aba, pinapatake down sa Facebook. Abalo. May nag-report. May nag-report. Ni-report. Grabe kasi talaga daw, ito. Bakit, kahit na for BBM yan, ba't hindi kayo naka-pink? Diba? Hindi ba? Kasi dapat, naka-pink kayo pag post kayo sa Facebook. Nga naman. How does it work? Yan, take down sa Facebook. Pag minas-report ka, kasi merong... Facebook will possibly take it down temporarily. You can appeal it. Okay. Or take it down permanently. Okay. So, they'll take down your post. Tapos, pag several times kang supposedly fake news or whatever, or permanent violation of community standards, it's a throttle ka. Okay. So, ibig sabihin, very fewer and fewer people will see your account. Post. Okay. Pagka tumuloy pa rin, you can get taken down. Okay. But the problem is, yung ano, hindi even yung implementation ng rules nila. Saka yung community standards, I don't understand. They deliberately, Facebook deliberately keeps their community standards vague. They'll talk about what it can sometimes be about, like sexual harassment, bullying, and so on. Pero ano yung standards ng bullying na yun? Wala. Okay. They said that they keep it deliberately vague because ayaw nilang matuto yung mga tao to yung obey the letter. Yung to get away with it. Yung pipinuhin nila, ibibrinksmanship ng mga tao. May Facebook executive, napanood ko to, hearing sa U.S. Senate. Sa U.S. Senate. Ang sabi niya, yan daw community standard na yan. Sila-sila lang ang gumawa. Yes. Sila-sila lang yung nakakaalam kung ano yun. Kung ano lang yung maisip nila, inilagay nila dyan. Kumbaga, hindi pinag-aralan sila. And then, saka yung kanila, kung ano na yung... Correct. Si President Trump, tinira yun ang ganyan, di ba? And then, nag-appeal. So, it went to a Facebook kind of advisory board. Nothing happened, di ba? Nothing happened. Tinira rin siya. Nalaman na yung chairman or something, somebody, the leader of that Facebook advisory group, board so-called, was Nick Clegg. Nick Clegg is the leader of the liberal group in UK. Yes! Kaya yari ka. It explains too much. Kaya yari ka talaga. Pare-pareho yan. Nobel Peace Prize. Mga ganon. Pare-pareho yan. They're made of the same mold. Yes. Pare-pareho. Mold as in moldy na petty dish. Mold as in yung amag. Exactly. Made of the same amag. Yung ganon. If you don't conform to their narrative, tapos ka. So it plays also into yung alleged narrative ni Maria Ressa. Pati si Lenny, minomonitor ko, parehong-pareho sila. Exactly. Fake news, gumagano sila. So I had to go back. Puta, di ba abogado tong si Lenny? Sa Facebook? Sinabi kasi ng Supreme Court is that, ito when talking about bulletin publications before, versus Noel,
Even assuming that the contents of articles are false, mere error, inaccuracy, or even falsity alone does not prove malice. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung fake news ka, hindi yan necessarily libel. Yes. Kailangan mm-hmm. yung fake news nyo, reckless disregard of the mm-hmm. truth. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung nagkamali ka, and it is merely error or factual error, let's face it, di ba, hindi, yung dissemination of information is uneven. Mm-hmm. And even then, they're subject to biases and all that. Mm-hmm. Sinabi ng Supreme Court sa Borjal, yung opinion, kahit mali yan, hindi yan libel. Opinion yun eh. Oh, diba? Oh, kapag meron kang sinabi naman na kwento, magkakaroon against a public figure or a government official, libel lang yan kapag may malis. Mm-hmm. And ang malis is the reckless disregard of the truth. Ibig sabihin, alam mo, pero sinabi mo pa rin. Or, yung available naman yung information, pero sinabi mo pa rin. So, reckless disregard of the truth, or talagang in-ignore mo yung totoo. Kumbaga, sasabihin mo, si Lenny, lalaki yan eh. Oh, yun. Ayan, sobra yan. Hindi, talagang wala yun. Pagpipilitan mo pa. Yeah. Pero, ayan, on the other hand, ano yung damage pag sinabi mong lalaki si Lenny? Sinisiraan mo siya. Walang maniniwala. So, di ba, why would anybody in their right minds think na, ito ka lalaki pala to. Ganon. May damage pa. So, that's another. Ang dami. Ang laki ng aspeto. Oh. Pero, they don't deal with that. Itong mga lawyers pa. Kumbaga, si Marcos, si Bongbong, ampon lang yan eh. Oh. Ayan, yung mga ganyan. Oh. Oh, kung hindi na yun yung tunay na Bongbong. Meron mga. Fake na yan. Actually, hindi siya yan. Namatay din Bongbong died. Bakit matalino to? Yung gano'n. Yung tunay na Bongbong. Ano nga daw, na-kick out nga raw sa Oxford. Ayan, ganyan. Pero nasa yearbook. Diba? Ano, at saka sinertify na he received a special diploma. Sabi ko nga, sabi, eto, makakausap ko yung mga, ano, yung mga kaibigan na winner na mga tiga Ateneo class. Anyway, sabi ko sa kanila, alam mo, ganito sitwasyon natin. Okay? Ang taong bayan, naghahanap ng paraan para makabangon. Yes, number one. Number two, ngayon, pinaggigirian ninyo yung tungkol sa Oxford diploma, etc. Anong kinalaman yan sa interest ng taong bayan? Oh, isa yan. Number two, sabi ko rin sa kanila, ito yan. Eh, hindi na nga pinag-uusapan na tatlong beses nagkuha ng bar. Hindi na nga pinag-uusapan. hindi na nga nakuha sa University of Makati. Bakit natin pag-uusapan yung mga ganon? O kaya ikaw ay kumuha ka sa pamantasan ng kung ano. Hindi yun. Wala yun eh. Hindi naman yun ang issue. So, tapos ipagpipilitan ninyo yung mga ganyan. Ano ba yan? Bakit nyo gusto ipagpilitan yung mga ganon? Eh ano ngayon kung ano nang... Diba? Ano na ngayon kung naging ano niya? Batchmate niya si Benazir Bhutto. Ayun ngayon yun. Mm-hmm. Oo. Oh. Yan. Yeah, yung mga na nag-aaral niya, yung mga mga anak ng mga strongmen na naging leader. Yes. Okay. There was a write-up I came across. Matagal na to. Siguro 10 years ago. Na sinasabi doon, yung mga strongmen kasi, there was a time na nauso. Sa buong mundo, dumami ang strongmen. South America, yeah. Africa. Asia. Okay. Eastern Europe. Okay. Strongmen ang nausong ano, kasi nagmamadaling makahabol. Sa development. Yes. The fastest way to do it, apparently, is to... kailangan ng strongman. Okay. Diba? Well, pinakita yan ng mga ilang ng mga ilang bayan. Taiwan. Yan. Singapore. Yan. Okay. Lee Kuan Yew. Singapore. Mga ganon. Nakitang ganon. Kailangan. Oh, yung sa Japan, halimbawa, kunwari lang na may diet. Oh. Pero isa lang ang may control, no? Partido lang. Partido noon. Yung LDP. LDP. Okay. Ganon yun. Ganon din sa Korea. Malaysia. Umno lang yan eh. Malaysia no, si Mahathir. Mahathir. Okay. So nauso ho yan noon. Strongman. Uso. And I think,
na may blessing yan ng mga superpowers. Yeah. Okay? Para makasabay. Sa Eastern Europe, okay, ang may blessing yan ay Russia. Dito sa atin, or Africa, or even South America, ang may blessing yan, US. Ngayon, hindi na uso yun. Yeah. Okay? Nagbago na panahon. Iba na ngayon ang tono, iba na ang music. Bakit ngayon ganito ang music? Pinabalikan pa rin natin yung music noon. Yeah. At sinasakinukumpara natin yun ngayon sa noon. So, strongman, anak bang strongman yan, anak bang ano yan, magiging ganun din yan. Eh, pero diba, doon ako na, naiirita eh. Yung tatay was a dictator, therefore, magiging diktador yan. Diba, nasa DNA pala yun. Aha. So, bakit matatalino naman yung mga anak yata nila? May kinalaman ho yan sa dun, the times, noong panahon na yun. Yung yung ano, ikinagis na mong panahon. Noon yun, ganun. Eh ngayon, hindi na ganun eh. Wala ka na maririnig ngayon na strongman. Sa totoo lang, wala ka. Sa kami na... So, pinipilit pa rin nila yung kwento na si Duterte gustong maging diktador. Diktador. Yung ganun. Hindi na feasible niya. Hindi na viable. Hindi na mangyayari. Kahit naman yung Freedom Constitution 1986, hindi ba si Cory exercised all the powers? Yes, of course, definitely. All powers. Eh, uso pa rin nun eh. Correct. Hindi, kasi it was also necessary. She had to consolidate herself. Oo. So, when the times call for it, the people will ask for it. But you have to have a strong leader. For example, in the case of President Duterte, kung hindi siya strong, paano niya yayariin yung drugs? Oh, sige nga. Antitindi naman ngayon. Puro... Pwede siyang bakbugin yun. Pare, daming pera. Diba? Oo. Gasino ba yung mag-hire ka ng assassin? Kahit ba ilang million dolyar yan, kaya nilang bayaran yun eh. At saka at that time, hindi nila ano, they did not, yung Aquino administration at that time, did not contest yung pronouncement na nandito na yung Sinaloa cartel. They did not. They don't even acknowledge it. Saka yung transshipment point tayo. Transshipment point tayo. Uy, ang tagal na ng transshipment point na. That started in the 90s, ha? Oh. Tuloy-tuloy yun. Lumakas nung panahon din. Late 80s to the 90s. Totoo. Including, allegedly, ha? Kasi, pati local, okay na yung transshipment, eh. Eh, ito, hindi, local lang na local na yan. 85% ng barangays. Nag-start nga kasi, in the... But to me, the biggest threat was, hawak mo nila ang gobyerno. Hindi lang narco politics, pare, narco governance. We were on the way. I think well on the way. Teka, may babatiin ako. Sino? Davao City. Magandang umaga, Davao City. Di ba meron tayong Davao? Kumusta ang Davao broadcast natin? May chocolate. Meron. Balita ako nga. Panchampurado. Balita. Masarap. Yan galing Davao to, ha? Uugong talaga yung balita. The best talaga. Na masarap daw talaga chocolate ng Davao. Lalo na yung champurado. Ayan. Nagawa sa Davao chocolate. Sarap ng pagkakakwento. Kukwentuhan ko na lang kayo. Kasi isa lang yung binigay sa akin. Davao chocolate pang champurado. Sarap na. Kaya mo binabati ang Davao City. Davao City, at saka syempre, ang napakagandang mayor. Magandang umaga, Mayor Sara. Good morning. At saka masarap sa Davao, marami dyan. Mga durian, ang dami. Saka sarap ng pagkain pa din dyan. Gusto ko dyan yung pala. Nako, yung kumakain kami doon sa, sa... Meron doon yung malapit na mahulog ka. Parang ano lang. Parang barong-barong lang yung kainan, pero napakasarap nung panganan tuna. Ay, oo, yes. Tapos sasabayan mo ng malamig na beer? Aray! Pumunta niyong kumain ako ng kinilaw na tuna. Nako, yun. Sarap. Kwento na naman. Oo, kwento yun. Masagay. Kasi alam nga naman mag-uwi ako ng kinilaw na tuna. Kwento pwede talaga abutin niyo sa akin. Dapat dapat frozen. Dapat kinausap mo sekretary dan. Frozen. May minsan. Sekretary dan. Pag okay na yung itong issues sa pandemic, itutuloy ng karambola yung iikot tayo sa bawat station namin. Dahil nationwide yung karambola. Yes. Pwede kaming pumunta sa mga various stations natin, such as but not limited to
Davao City. At doon ho kami Champorado. Ginagalitan na ako ng Champorado. Doon kami magkikwento tungkol sa Champorado. Champorado. Ah, doon kami okay. Ano. Meron na kami, meron ng first-hand knowledge sina Boss Jonat at Boss Conrad doon sa sarap ng Champorado na gawa sa Davao Chocolate. May mga bata dyan, anak, mga anak ni, ano, ni Manolet Ocampo. Yung ano, ang mga ako ni kung ani ano ni Secretary Pitong nandoon Nasa tsokolate rin sila. Nandoon sila sa Davao. Aside from Malagos, pupuntahan niyo sila. Yeah, but nagkano sila? Ang alam mong ginawa nila, they revived nila yung mga farms ng ibang mga yung mga farmers tapos nagkano sila ng mga seeds. Mga cacao farms. Seeds yung galing sa labas. Maganda. The best maganda kasi ang mga sasarap kaya, na cacao, bohol, and ilo-ilo. Ano Worldwide, yung ibinoboycott yung mga... Ghana. Yung Ghana. Or ano to? Yung cot. O yung... Ivory Coast. Cote d'Azur. Yung Ivory Coast. Kasi... slave. Yes. O yun na nga. So, ano, unethical na yung chocolate nila. Oo. Eh, karamihan pala ng Belgian chocolate. Oo. Diyan galing yung... Yeah. Good guess. Kaya pwede na natin i-boycott yung mga chocolate na yun. So, ethical yung chocolate Pilipinas. Naayos so, natin. Dito na sila bibili. Dito sila bibili. Magagaling yung mga yun. Oo, kasi yung... Ano, ethical ba yan? Galing ng Davao? Very ethical. Meron ba ethical sa Davao? Bakit? Maayos ba doon? Sabi na... Sabi ng mga... Uy, at saka yung kalaban, ano... Teka, yung staff... Kalaban ng Presidente, is there anything ethical coming from Davao? Luski nilaw. Yung staff sa Luski nilaw kasi, nung nandun ako. Tapos, sinabihan si Ahmed, ang swerte mo naman, kamukha ni Atty. Trix yung kasama mo. Swerte talaga ni Ahmed. Si Ahmed, swerte. At swerte kasama ko. Kamukha ni Atty. Trix. At kumain pa kayo ng ano, panga, kinilaw. Ang loose kinilaw. Magandang umaga. Sana umaabot tayo dun sa mga IPs, pero hindi ko sure. So, magandang umaga, Davao City. Okay. Sabi ni Lenny, yun daw drug war, itutuloy niya. Akala ko ba galit sila sa drug war? Pero meron daw ibang component. Iti-tweak daw niya. Puro enforcement daw eh. Okay. Ano yung ibang component? Ililegalize niya. Eh, sikreto. Sikreto pa. It's a secret. Secret. Pa, hindi ba sinasabi? Okay, basta ma, hindi daw dapat puro enforcement. So... Ano ba ibang approach sa drugs? Well, yung... Ano yung magiging santo ka? Hindi. Sabaya mo patayin ka ng mga... Hindi ba siya mismo nagsabi, sindikato? Let's try to the Portuguese model and let's legitimize or legalize drugs. Tama, madam. Kayang-kaya natin. Galing nun? Hindi niya naisip what it entails. Kasi sa Netherlands, if I'm not mistaken, in some of the northern European countries, they've tried that. Pero hindi sila lulong kasi sa drugs doon. Oh. One? Hindi naman number sila two, maabot sa barangay. Hindi sila target ng mga sindikato. Yun. Wala silang violent cartels. Ang drugs dito sa atin, hawak na sindikato. At hawak na doon maliliit lang na dealer. Hindi, tsaka doon kasi, mag ano ba naman ang population ng Netherlands o Portugal? Sige nga, dito 100 na million. Ang market mo, your market is really 100 million kasi or 90 million. Na may mga ano yan ha, they will really take it. Doon ano, 5 million, 3 million? Wala. 9 million sa Sweden. Grabe, ang dami nila. Nang alin? Yung mga sunod-sunod na countries na yun, Sweden, Norway, etc. The Scandinavian countries, sparsely populated. Grabe, ang liit na population. Nandun nga ako sa Stockholm, kasama ko yung anak ko. Lalakad kami sa downtown Stockholm. Sabi ko, where's everybody? This is everybody. Ganun nga. Ang konti. Grabe ang rush hour nila doon. Grabe yung rush hour nila doon. Rush hour na yun. Mga siguro 10 bisikleta rush hour na yun. Ikaw ba pag sindikato ka, doon ka magka-concentrate? Hindi. Doon sa maraming tao. Mexico ka dapat pumupunta. Mga Pilipinas. Yan, mga ganyan. Yeah. India, yan. Di ba nga opium war sa China? Opium nga eh. So, yun, she has not taken that into consideration. And therefore, sa ngayon, parang gumagawa sila ng plataforma on the fly.
Diba, reactionary. Ay, hirap po. De, ay, hindi ba? Kompleto na sila. Ang number one sa Facebook. Plataforma nila, pandemic. How to address the pandemic. Yun yung primary pero economic policy niya. Pero having intent to do that, hindi naman sinasabi. Secret. 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 Basta, priority secret natin, pandemic. Okay. Ito, magandang balita. Anim daw ang debate na hinahanda ng COMELEC for the presidentiables. Yan ang gusto ko. Okay. Kaalam-alam tayo. Di ba? Ilahad nyo. This is going to be so much fun. It's so much fun. Yes. I'm so excited. Anim daw, pare. Yeah. COMELEC, mag-concentrate. Eh, paano kung mga debate naman, eh, nagtatalo? Hindi yata. Hindi, pero, alam mo. Ano sabi niya? Sabi niya. Sana ang debate. Hindi pwedeng, ano, online, kasi sagutan lang. Hindi ba ang debate, sagutan din yan. Kaya kailangan, doon pa ako medyo na-windang ako doon sa logic niya. Kailangan face-to-face, kasi kapag online, sagutan lang yan, eh. I think, gusto niya yung baldagulan eh. Yung debate. Kailangan face to face. Bugbugan. Lagyan natin ng cage. Hindi, tsaka makikita mo facial expression ng totoo. Ayan. Oh, tsaka yung makaano ka. Kailan nakaporma ka ng mabuti. Ayan pala yun. Pero alin daw yung debate. Okay. Yan ang gusto ko. Kunti pa nga yun eh. COMELEC, may suggestion. Gusto ko pati Vice President. COMELEC, Vice President. Ang suggestion ko sana sa inyo, COMELEC, ayusin nyo na lang yung rules. Huwag na kayong pumasok dyan sa mga debate. Alam nyo kung ang mangyayari, masyado, mga ano kayo, masyado kayong nagpapahalatang pro ano kayo eh. Pro bongbo. Napaghalataan na kayo dyan eh. Series of debates, presidents and vice presidents. Yan. Ayun ho sa COMELEC. Anim daw yan, hinahanda nila. At least 3. Pero gusto nila 6. Bakit ganon? May at least 3 tapos 6. So, hindi pa definite. Galing talaga na pag-galing. 6 daw, pero at least 3. At least 3. Sinus ko parang mat ni Lenny. Hindi ba dapat na ibig noong 2016 kasi, misa lang nagkaroon ng debate. Dalawa. Last, ano, 2016? President and Vice President. Tigisa. Dalawa. Dalawa yung president. Tigalawa ba yan? Yes. Mayroon Manila at mayroon Cebu eh. Diba? Doon sa Cebu nga bumaksak. They will be debating in person. But the audience, virtual. Okay. So walang mga pala. Hindi ka pwede magdala. Kasi yung dati may mga pala. May dala kayo. I like that idea though. Well, ngayon, ang tanong kasi, ano yun, ilang oras ang ibibigay sa isang kabinet? Yung sinasabi ni Jonathan na 3 minutes, kawawa naman. Hindi ka mukha sa Amerika kasi dalawa lang. They have all the time, di ba? Yung kanilang mga position nila, mabibigay nila. Dito sa atin, pag 5 na yung ano, nandun sa stage. Nandun sa stage. Mabigat konti yun. Na lang ang oras, no? At saka salasalabat yun. Diba? Dapat ano eh. Well, mahirap nga, no? All 6. Ilan ba ang declared natin? 6? Ang maganda yung sinabi 5. Ni Carlos. 5. Ni Clarita, Professor. Clarita, Professor. Prof. Carlos. Hindi raw ayos yung magpapa-interview ka sa network. Presidential candidate ka. Pero gusto mo, ibibigay mo na sa iyo yung tanong. Ibibigay mo na sa iyo yung mga tanong. Ito sa statement to the press. Sabi niya, oy media, bakit naman kayo nagpapadala ng questions in advance? Advance of questions. Di ba dapat yung presidente merong ano, knowledge at his or her fingertips? Ma'am naman, di ma'am mga professor. Ma'am naman, di ma'am mga professor. Lupet. Hindi naman mga professor yan, ma'am. Hindi kasi kung gano'n, hey, isa lang ang makakasagot. Tungkol sa mga rules sa casino. Hindi. Hindi ba? Fingertips yun. Fingertips yun. Second nature yan eh. Dalawa bigla yung naisip kung gano'n ah. Na ano, rules sa casino. Oo. Magbabalikan karambola ang atas natin. 9:04 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa.
Karambola sa DWIZ. Karambola kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz at po si Quixi Cruz Angeles. Speaking of social media, si Sas Rolando Sasat, who has the Facebook page na For the Motherland at saka Statecraft, na nangyayari na sa kanya yung nangyayari sa akin. Okay. Which is, yung page niya, every time somebody goes to her page, may lilitaw na na automated message that says, this page has repeatedly shared false information. Ganon? Yes, which is, di ba, a form of what? They're denying you an audience. Ganon ginawa sa amin eh. Kasi dati, we had new followers in the, binibilang ko parating new followers. So, 2,000 every week. So, that was in 2019, which means mag-ilan na dapat ngayon. Mm-hmm. Pero dahil hindi kami nakikita sa news feeds since starting November last year. Ganon. Yung katulad na nangyayari kay Sas. Tapos, indefinite yan. They put, they'll give you notice that your page is restricted. Meaning, binawasan nila yung number of people who can see it. Mm-hmm. So, kahit pumunta yung mga tao sa account mo and they put click favorites, normally, pag finavorite nila yung page mo, lilitaw na yan sa newsfeed nila, they will see you regularly. Okay. Without having to go to your page. Eh, bakit ako wala akong kiniklik? Yung mga litaw na litaw sa akin. Yun nga eh. Parang sinasabi nila dati, the algorithm will, how do you call it, pander to your likes or dislikes. Yun na nga. So now, we have to consider. Pinipilit sa akin yun. They're ramming it down my throat. Yung mga pink na propaganda. No. Ako, they don't bother anymore. Kasi every time may pink na propaganda, I put it on my page. And then, tear it apart. Paano mo sabihin? It's an algorithm. Normally, your algorithm will reflect. Ilalagay mo sa page mo. Hindi. Ganito. Yung post nila, kukunin mo, lalagay. You have a news feed. Okay. Yun yung, yung nakikita mo sunod-sunod, yung mga posts ng friends mo. Okay. Posts na, Ngayon, yan yung, kumbaga, yan ang pinag-aagawan na real estate dyan sa Facebook. Mm-hmm. Yung mga maraming followers, they tend to show up on your news feed kasi pagka ang followers nila na, let's say, friends mo, pag nag-click sila dun sa, let's say, sa page ko, sa Luminous, mag-click sila sa Luminous ng like, lilitaw yun sa newsfeed, no? Your friend clicked like on this post in Luminous. Okay. So, what they do when they restrict your account is, hindi kami lilitaw dun sa newsfeed mo. Which so means wala, less and less people. Nakikita. Correct. So, puro pink yung nakikita ko. The converse of that is yung yun. Yan yung tungkol is sa that pink. Even if you, normally, don't want the pink. Ganito yan eh. Normally, you will see more of similar posts like that if you have clicked on a site or account or several sites or accounts na katulad ng kanila. Ay, wala po ako so na pink friends, kahit ayun na eh. Click eh. So, now, we have to think na skewed na yung algorithm in favor of the pinks. Yun na nga. So, at this point. Yun ang maganda ro. Wala tayong choice but to think that. Ikaw naman si Isko. Kaya nga binabanggitan niya siya. Si, at saka si Pacquiao, at saka si Pink, si Bato. Bakit? Ay, puro pink ang ano. Bakit sila kawawa? Eh, ito, economist na rin. Economist pala itong si Isko. Saan sinabi niya? Just add water kaya yan. Kaya naman daw ng gobyerno, datanggalin yung tax sa fuel. Ah, may talaga? Pinagbibilitan, Based on what, what computation? Basta, sabi niya. Kasi daw, economics pag tinanggal mo yan, basta. Aangat naman ang negosyo. And therefore, bababawi. Really? Not necessarily. Tingin mo yung hindi pinag-aralan niya. Tingin mo, hindi pinag-aralan niya. Meron yung, yung excise tax? Meron nung kailangan computation. Mr. Isko, meron nung kailangan computation bago kayo magsalita ng ganyan. Hindi pwedeng gawing hula-hula yan. Okay. Kasi so, makikita,
ang ano niya is that may mga economic model ho, makikita niyo pag tinanggal niyo yung tax na yun, kung ano ang result. Okay? Akala niya, hindi pwedeng gawing hula-hula yan. Akala niya na the savings of the ordinary people will spur consumer spending. One yun of yung that, theory one niya. Of those. Kasi yung fuel, tax sa fuel ho, pag sinabi niyo, yung mga gumagamit ng fuel, kasama din yung luxury or leisure use. Okay. Yun ang gusto natin i-tax. Tsaka commercial use, the ones like ibababa mo yan. Parking. Ang tingin mo ba, yung perang kinuha nila na natipid nito mga nakatira dyan sa mga exclusive villages. Igagastusin nila. Maski hindi gastusin, i-invest. Tingin mo? Hindi po, bibili yan ng mamahaling relo. Oo, yan. Kotse. Mga gano'n. Eh, kayo naman, di consumer spend. Ganyan ang behavior ng ano. Hindi, yung mga mamahaling kotse. Yung thinking na yan, panahon ni Reagan yan. Yung if you cut the taxes, eh, aangat ang negosyo dahil mapupunta sa negosyo, ano. Noong panahon ni Reagan, yung Reaganomics. Yung tax cuts. That has been disproven. Many times, hindi ho, it did not work. Nagkaloko-loko ang budget deficit ng US government. Correct. Kaya nga, little knowledge is dangerous, sinasabi ko. May narinig kang ganyang policy na noon. Kala mo, nagbago na yung saying na yun. Nagbago na yung meaning ng saying na yun. O, sinasabi nila, diba? The saying goes that a little knowledge is a dangerous thing. Kasi it's just a little of a larger body of knowledge. Nakakala mo, yun na yun. Yun na yun. Akala mo. Yung, kumbaga, oversimplified yung alam mo. Pero so, yun daw mga concern ng mga economists, ng gobyerno. Wala yan. Di nyo naiintindihan. Mababawi naman daw. Galing. Economist pala to, no? Akala ko si yung isa yung economist. Ito. Pero sa bagay, kailangan mo na economics sa casino. Kumbaga, ikaw complete. Kailangan sa economics sa casino. Bakit yung hindi? Ang pag-usapan nyo na lang, Mayo, yung isabong. Uy, grabe. At least it's in your... It's in your league. Finger, it's fingertips. Your, ano ba yan? Sphere of expertise. Kumbaga, lahat ng studies ng government on this fuel tax, mali. Mababawi naman siya. Yun ang sabi niya. Okay. Tatanggalin daw ho niya lahat yung tax na yan pag siya binoto niyo. Ay, naku. Sa kaya tayo dadampotin. Anong pambabawi mo? kasi magkakaroon naman na economic, ano? Ha? Kasi nga magkaka-consumer spending. Consumer spending, lahat, etc. Not true? Not true eh. Kasi nga, bakit excise taxes? Iba yung pupuntirihin natin if we're going to spur consumer spending. Saka lalakas ang ano, tracking. Kasi, halimbawa, yung tama yung ginawa ni Presidente, yung ni-rationalize niya, yung first na tax reform, tinaasan niya tinaasan niya yung non-taxable na income. Diba? Dati yan, something like what, 60,000? Naging 250. Naging 250. That's the way to spur consumer spending. That spurs consumer spending, lalong-lalo. Pero yung fuel tax, pag tinignan nyo, sinong gumagamit ng fuel? You have to look sino at sino makikinabang dyan? Who mayayaman. Correct. Ang galing mo. Pag yan ang iyong proposal. So, gumagamit din ng business. Malaki. Pero yung business, hindi ho burden sa kanya na yan. Bakit? Ipapasa naman nila sa ano? Kala ko sunk cost. Hindi, hindi naman sunk cost. Hindi sa... Iba yun. LRT yan. LRT one yun. LRT yan. Saka water concession. Water concession. Sunk cost. Dati, Montic na inaiya. Yung airport, Montic na nasunk cost yan. Naglaway din yung mga oligarchs dyan. So, in effect, you have one candidate reversing some of the tax reform. Reversal yun eh. Oo nga. Siyempre, malaking reversal yun. At saka merong ano, hindi ba niya nakita yung safeguards that are written into the excise tax law na pagka 80 plus dollars per barrel meron niya, ano yan? May automatic suspension. Yes, may cap.
So I don't think he also realizes the ano, the implications. Ang ito ang question, ang dahilan ba ng pagtaas ng fuel ay yung tax o yung international crisis? Could he be reflecting a patron or sponsor? Kasi bakit excise tax? Bakit 'yun ang pinupuntirian niya? Could it be something deeper than this? Than simple lack of knowledge? Di ba? Ang ano, sheer ignorance. Ang suggestion ko nga sa ano, alam mo, Noel, Leiko. Oh. Ikaw naman na ekonomista dyan. Turuan mo na mabuti si boss. Why not income tax? Para why not rationalize income tax? Tungkol dyan sa biglain mo na lang na itong income tax ay gaganituhin mo, etc., etc. Ang sinasabi nga natin, doon sa excise tax yung ano yung reform na sinasabi natin diyan, meron doon mga conditionalities. Tignan niyo na mabuti 'yon, kasi ang nakalagay doon pagdating ng ganitong presyo, ito na mangyayari. Ganun 'yan. Kasi daw pag tinanggal mo 'yang tax, eto tutulungan mo yung mga manufacturers. Okay. May I point you to the study done by DOE and the private sector during studies. Pinakikita gaano kaliit yung contribution ng ano, ng fuel sa total cost ng business. Kaya nga ho nilagay yung tax na yan eh. Para kasi sa business maliit lang yung component ng fuel sa kanilang cost. Ang talagang tatatax mo, yung mga nag-i-enjoy ng mga leisure joyride, yung mga malalaking makina ng kanilang sasakyan. Ngayon, pag sinasabi nyo yung tungkol dun sa mga jeep at lahat, etc., meron ngang fuel sa... Meron sa fuel subsidy nga eh. Oh, diba? Yung mga kasi yan sa transport yan. Naman, yung effect niyan, naging political. Sobra na eh. Kailangan nila mag-ingay. Kailangan nila mag-ingay, lalo na yung mga leader. Mm-hmm. Kasi bakit ka naging leader kung di ka marunong mag-ingay? Kailangan nyo mag-ingay, eto, merong issue, di mag-iingay ka. Oh, pero yung mga, yung sa transport, sinabi na nila, ayaw namin yung subsidy at saka yung tungkol sa tax. Ang gusto namin, 100% na lang yung transport. Makakabawi. Makakabawi kami. Kasi dati, before the pandemic, halos pareho ng level ng fuel prices sa ngayon. Sa ngayon. Halos pareho lang. So yung rate, yung fare, transport fare, pasok pa rin. Okay. Ang problema nila, walang pasahero. Walang pasahero eh. Kasi nga, limited ang capacity. Okay. Napakahusay nitong cutting taxes on fuel. Magaling. Aray ko. Kasi man. That will, ano daw. But at least meron siyang, although half-assed attempt to talk about issues. Whereas yung ibang mga kandidato, andun pa rin sila sa mga pagbabakbak ng ibang kandidato. Ah, or ng non-candidates. Meron nung kami tungkol sa drug war eh. Meron kami. It's too much enforcement. And therefore, the alternative is? Portuguese. Less enforcement. Less enforcement. Too much enforcement eh. Less. So dapat, less enforcement. Anong kabaligtaran ng too much? The less. The less. The less. Naman. The less enforcement. Sige. Si Pacquiao naman ang issue, may machines daw sa ilalim ng Dolomite. Na hindi nilagay. Na hindi nilagay. Patatawag daw ng DNR. On the, ano. Then may makina dapat yan sa ilalim. Tapos hindi na nila nilagay. Ano yung makina? Para sa yung makina? Hindi ko naintindihan eh. Ayun yung secret headquarters ng Avengers. May makina sa ilalim ng Dolomite. Paano yung makina? Baka robot. Hindi, para ano yun, yun yung gumagalaw. He might be thinking of ano. Yung gumagalaw. He might be thinking of yung parang filtration. Oo. Oh. Na iniisip niya na bago mag, yung ano, yung storage, yung may waste. Filtration system doon.
Eh, hindi po yun nilagay. Hindi po doon nilalagay. Hindi po yun nilagay sa ilalim ng dolomite. Nandun sa... Nandun doon sa tabi ng... Sa waste treatment plant. Doon sa may San Andres. San Andres. Tapat ng halos tapat na aristocrat. Yes. Nandun doon. Ay, ba't nandun? Dapat nasa dolomite yun. Sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim. Sa malingkat. Kasi that's the closest that I can think of. Kasi di ba age old yung problema talaga. Diba, for the longest time, walang ano, sewerage treatment ang City of Manila plus the other cities na nag... yes, sabi ng mga Manila Water, at ano, ang dami na lang nila, 30 plus na. Ang ano, napinturahan nila. Nag-attempt sila. Nilipaint na. Uy, salamat! Pero pala ito sila ipapakita para dun sa lahat ng tiniba nila sa atin. 100 billion. Sabi tuloy ni si Mato, hindi na mangyayari ang ano, crowded yung Dolomite. Mm. Ah, magkakaroon siguro. Ano kaya gagawin nila dyan? Malakihan nila. Ha? Sana malakihan nila. Kasi hindi. Nila. Ano pa lang yan eh. Diba? Umpisa pa lang yan. Metro Manila ata. Gusto magpunta doon. Makita Never going to be big enough. Totoo yan. Hindi ba? Ano na, babantayan siguro. Oh. Kasi right now, it's a novelty. Maraming gustong pumunta. And then eventually, magtitaper off. Kasi laman naman. Sa umpisa. Ang ano yata nila, shorter period, pag ikaw pumasok, 1 hour ka lang dyan, uwalis ka na. Yung mga ganong klase. Kumbaga, minimal mental health lang. Yun. Yeah. Para sa akin, the mere fact that it exists is good for my mental health. Na meron daw labait. Na may beach na gano'n. Poisonous siya. Kasi, hindi mo alam ang sinasabi mo. Yeah. Dapat nilagyan yan ng mangrove. Dapat ipasok. Yeah. Dapat pala yung dolomite, isama natin dun sa list ng dangerous drugs. Okay. Oh. Kasi baka singkutin eh. Mm. Ayun. Ayun. Baka may sindikato. Oh. Too much enforcement eh. Saka, yan ang problema dyan sa Dolomite. Too much enforcement. Saka fine din yan, parang drugs. Yeah. Fine. Na white. Dapat dyan less enforcement. O oh, ano, parang yung powder na sinisingot. Parang powder eh. Ano? Yung Dolomite eh. Baka maging alternative. Baka, baka makakahanap doon, ano, kasama sa rugby. Pero ano, so, ngayon. She recognizes na problema yan, drugs. Yan, yeah, talaga. Pero hindi naman daw effective. Bakit? Nawala ba drugs? Hindi raw eh. Ayan na nga. Diba? Sana ko nawala todo-todo. Eh, kaya hindi yan nawawala dahil ang daming ano eh. Ang daming... Too much enforcement. Enforcement. Kaya hindi mo wala-wala eh. Too much enforcement eh. Disiplina ng ano yan. By November 15 daw, Jonah. Yari na yung lineup ng One Sambayan for Senators. Wow. Ah, meron? Buhay pa pala yan? Kala ko lumubog na yan. Sakit mo lumubog sa hindi ka. Buhay pa, pa. Buhay pa? Buhay pa. Okay. Meron na lang senatorial slate. Kala ko pagtitiri ka natin ng kandila. November 15. November 1 ngayon. Ay, hindi po. Buhay pa bukas pala. November 15 daw. Sabi ni Brother Armin. Meron silang lineup for senators. Alam mo yung pare, tinatanggal kapag nag-involve sa politics. Alam mo ba, may kumandidatong mayor na pare sa Bicol. Okay. Tinanggal sa pagkapare. Tama. Yung isa kung siyan. Kumandidato. Si Among Ed, diba? He had to either take a leave or ano. No, you're... Tanggal ka na talaga. Oo. Ang ginawa kay kay Father ano, dun sa Pampanga, nag-ano siya, nag-leave. Sino? Si Among Ed. Kasi, pag, pero hindi ka pwede pa rin mag-asawa. Hindi talaga. Sayang. Mahaba-habang usapan yan sa Vatican. Matagal-tagal na usapan yan. Eh, ano pa daw? Pinag-uusapan pa daw ng mga... Alam mo kung sino nag-uusap? Ng mga conveners. I like that word. I really like that word, conveners. Yeah, no. Conveners equals dilaw yan. Who appointed you conveners? Themselves. Bakit? Pwede tayo, pwede natin i-appoint sarili natin as kasi ano, daw baka meron pa mga magpagbabago. Kaya November 15 pa malalaman. Wala pa silang napipili. Wala pa ano.
tingin ko ano, parang kasal to eh, shotgun. But, so, ang mga sigurado na raw, sabi yung mga sigurado na ha, Chel Jokno, may panalo ba yan? Talo na ho yan ng 2019. Si Pauto is exciting as well. Ah, Sunny Matula. Ah, si Sunny. Si Sunny, ah. Antonio Trillanes. mga sigurado na daw ho yan. Siguradong talo? Teddy Bagilat. Number one. Alex Lacson. Yeah. Parang listahan ng mga talo na. Ito pa, mga sigurado raw. Laila De Lima. Parang ikaw. Ikagagaling ba nila yan? Makatulog po si brother eh. Oh. Nung gisingin niyo kung hindi pa, Oh my stars. Risa Ontiveros. Ayan daw mga. Nako, wala ito. Parang roster of losers. Oy. Ngayon daw, anong qualification na mga... Sigurado na raw yan. Kasi, inendorso nila si Robredo publicly. Ayan! Yun yung qualification nila. So it's not about platform. It's not about their character. About policy. Na-endorso. So, okay. Pasok ka! I'm so excited. Wow. And for that reason alone, we should vote for them. Yes! In-endorso ba naman? Akalain mo? Napakahirap gawin nun. Too much enforcement. Brother, too much enforcement. Eh. Ano yan? Kaya pala hindi na-consider si ano. Sino? Si, kasi nagdalawang isip pa siya. Sino? Si Choi. Culminare, si Neri. Ah, hindi niya. Hindi siya consider. So, hindi nagdalawang, he was about to. Ah. Ayun. Eh, kaya lang, he had to discuss these things with the, With Bayan. With his own people. With his own people. Oh. Hindi naman pwedeng siya lang yun. Because he's representing some people. So, dapat kasama siya dyan sa One Sampayan. Noon. No, he was supposed to be Lenny. He was supposed to be with Lenny. Yun na nga. Kaya endorsement for Lenny ang kanilang standard. Eh. Number one yun. Number one yun. Inendorso si Lenny. Okay. Pwede ka na. Inendorso mo eh. Yung kapitbahay ko, inendorse din si Lenny. Hindi ba pwede yung ano? Ah, hindi. Nag-file. Kailangan nag-file. Sorry. O kaya meron siyang makukuha, magsasubstitute siya. Ayun. Inendorso din eh. Nagkalat sa amin yung ano eh, pink. Oo. Sa mga exclusive villages daw, bawat gate, meron pink. Pink? Oo. Oo. Lalo na kung foreigner. Ang nakatira. Nagyan ng thank you gate. Hindi ko alam kung makakaboto yung mga foreigner dito. Mukhang urinal. Ah, diba yung urinals ni Nabilio? LMDA? Kulay Feng. Bagay na bagay. Panahon ni... BF. Ano? Diba ni BF? BF. Ng MMDA. Ah, BF? BF yan, BF. Yung urinals Feng. Oo. So, I think na, no, yun yung reason kung bakit pinili ni Ring Kulay. Ano yan? Parang yung sinasabi ng 2019. Dati, inidoro eh. Ngayon, no, urinal na lang. At ito pa! Kung daw hindi nila inendorso si Robredo, yung mga conveners, gusto malaman, bakit? Ganong katindi ah. Nakakapagtaka, hindi nyo na-endorso. I'm sorry, it was a moment of sanity. Ha? Wala. Nakakapagtaka ah. Hindi nyo na-endorso, bakit? Ano pa ang hihintay nyo, di ba? Dapat i-endorso nyo na. Sino ang nagsasalita nito? Si brother? Si brother. Hindi ko alam kung ano, baka ano lang to, baka naalimpungatan. Hindi ko alam. Well, he strikes me as very intelligent. Pag nagsasabi si brother siya. So, yeah. Brother. Saka engaging he is, yan. He is. Napaka, kasi ano, naging guest namin siya. Ang sa most outstanding public school teacher online. See, okay, siya nagsalita. He's very engaging. Ang ganda, ang galing. Aura niya maayos. Ang lalim nung kanya mga sinabi.
biglang malalim din naman to. Ha? Kaya nga nagtatanong siya. Kaya nga baka naalimpungatan lang to. Na-interview bigla, kagigising lang. Ito yung aming standard. Ito, ito. Pag hindi inendorso si Lenny. At bakit nga hindi inendorso? You know, I want to know. It must be a big mystery. Di ba? Pag nakita mo Lenny, dapat automatic, ay, endorse ko yan. Lenny yan. Lalo na ikaw, kakandidato ka pala. Bakit hindi mo i-endorse? Kasama si Jejo Marbinay, eh, hindi in-endorse. Asa wala siya sa ano? Taka. Wala dun sa pangalan ni Jejo Marbinay. Wala yung pangalan ni Jejo Marbinay. Dun sa binanggit listahan. Ni brother. Brother. Mali ka naman doon, Jojo. Mm-hmm. Ba't di mo... Endorse mo na. Para matapos. Para kumpleto. Nagabalik ka karabon. Ang oras natin, 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Magandang siyang parambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz at ang buhay sa Pig si Chris Ang. Hello! Mabuhay, Davao City! Mabuhay! Mabuhay, mabuhay. At, at ang masarap ninyong tsokolate. Oy! Oy! Ma'am! Ma'am naman! Alis ka doon talaga. No. Lang si, mabuti na lang, mayroon si naman. Si Secretary Pinyol nagpadala ng durian. Durian. At saka ano pa yung padala? Gusto ka namin ma-interview Secretary Pinyol one of these days. Yeah. Mabuti na, nakabalik ka na from the US. Yes. Okay. Ano sa States ba? Nagpunta na US, meron siyang inasikaso kung ano doon. Deal with the Mindanao Development. Pero nag-resign na rin siya doon eh. Nag-resign na. Tinapos lang niyan. Yung champurado, mag-wito nila, meron akong inaano ngayon na white rabbit kasi otherwise yung champurado naiisip ko eh. Malapit na raw matapos yan. Naiisip ko yun eh. White rabbit na lang, hindi na champurado. Champurado. Teka, we need, ano, bago magbagong topic, yung mga reiterations tsaka corrections. Unang-una, yung malampaya, hinahanash online. Ganon? Yung na-debunk na natin dito, hinahanash nila online. Kasi yung sinasabi natin, yung inarrest na natin na argument ng kabila, na sinasabi nila it should have been offered first to the government and so on. Reiterate ko lang, hindi po kasi yun yung kasong final niya si Rodis. So kinakampaign niya yung kasong final nila. Correct. Kasama niya si Lloyda Nicolas. So if you have a strong case, bakit kinakampanya yan? Diba? Number one. So, hindi, kasi propaganda material lang talaga. It's only propaganda. In the first place, nag-file sila. Anong personality nila? Ha? Diba? Citizen. Really? Citizens pa sila? Well, Rodis is a city. I don't know. Duwal. Maduduwal Maduduwal tayo sa kanila. Pero, hindi, normally, there's no citizen's lawsuit. There's a taxpayer's lawsuit. Taxpayer's lawsuit. So, how are they... Do they pay taxes here? Pareho silang residents abroad. So, si Attorney Rodis lives in California. Attorney, kasi Lloyda Nicolas is a lawyer. Attorney Nicolas is... Well, baka naman may clients sila. You mean they're filing as lawyers? Oh. Here. Teka, pwede pa ba silang mag-practice dito? Wala silang MCLE, ah. Dami naman tanong, eh. Hirap ko naman, ano? So, are they... Oh, nakakainis na to, eh. Sino mabugado nila? Local kailangan. Tanong, eh. Tapos, second... alam niyo ba, di ba, after diniscuss natin yung KBBM na ano failure to file, ngayon, kasi the reason I was very sure na failure to file yan, dahil mismo sa column ni Justice Carpio, nakalagay yon failure to file. At no instance did he mention that this was a tax evasion case. Okay. Ngayon, nagpa-interview siya, he's now talking about tax evasion. Oh, mali. Mali pa rin eh. Mali. Kasi, if I remember correctly, this is still a failure to file return. Kasi ang liit ng fine kung failure to, kung tax evasion yan. Penalties and surcharges yan. Confiscation pa, di ba? For feature kung meron.
Oh, confiscation, attachment, kung meron. Uh-huh. Kung kulang yung binayad mo. Ayaw. Pero in this case, wala. At saka siya mismo, he never mentioned tax evasion in his own column. So why, all of a sudden, kung kailan ini-interview, very casually niya babanggitin na it's tax evasion. Tsaka even the, ano, even the ruling of Judge Ulep did not mention. Oh, si Judge Ulep pa. Hmm. Oh, ang si Judge Ulep, his decision was on failure to file return. Yes, yes. So, ibig sabihin, meron talagang nagpapakalat ng fake news. Hmm, matagal na. Pero somehow, kami nire-restrict. Hmm. Bakit ganun? Ito, hindi ito ano, fake news kasi ito, pulso ng bayan, nakita ko yan eh, from 1,200 drugstores nationwide. Yeah. Sino ang gusto mong maging presidente sa 2022? Drugstores siya, ha? Drugstores to, 1,200. Ang mga bumoboto dyan, may sakit. Oo, tsaka yung mga po, nag-aalaga ng sakit. Nag-aalaga ng sakit, may sakit. Beast. Okay, anyway, continue. Drugstores to. Yung medisina. Okay. Hindi po droga. Ang taas ng boto ni Mama. Legal na droga. Taas ng boto ni Mama. Po, 980 votes. Wow, dami. Dami nito. Wala sa kanilang dalawa. Ito yung hindi... Kasi between Lenny and Bongbong to eh. Mm-hmm. 980 votes yung ma'am. Tapos yung wala sa kanilang dalawa, 90. Ba? 90 hindi votes. To. Tapos si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Tama ba ito? Mukhang hindi ko mabasa eh. Baka smart typo. Baka may typo. Baka may ano typo to kasi. Ano, 35,230 votes? Sobrang naman yan. Sobrang naman to. Dami naman yan. Run away. Ah, Papa, ano, may protesta dyan mamaya. Naku. Alam mo doon sa God? But she's an extraordinary lawyer, ah. 900. Ah. At saka yung mga... Okay na sa kanya yun. At saka yung mga pinuntahan ng mga drugstore, Mercury Drug, mm-hmm. Gamot Publiko, TGP, mm-hmm. Watson's, dami naman, Generica. Tutup! Mm-hmm. Hindi ako makapagpaniwala dito. 35,000 mm-hmm. versus 980. Mm-hmm. Sumusobra kayo, ha? Mahirap yan. Ganyan. Mahirap yan, ha? Hindi kasi, pare, hindi pa sila na, hindi pa siya na-endorse ng mga kandidato sa, ano, Bansang Bayan. Sa Bansang Bayan, ni Jejo Marvina. Hindi pa na-endorse, eh. Pag na-endorse na yan, at napili na mga senador. By the way, dyan ho sa Cebu, malapit na raw matapos yan tulay. Yung mahabang yan tulay. Mainland Cebu at saka Mactan Island. Oh, Cordoba. Cordoba town. Mm-hmm. Idudugtong ho yan ng isang tulay ng Manny Pangilinan Group. Mm-hmm. Kasama yan doon sa kanilang project na tollway. Mm. Okay. Ha? Malapit na raw matapos. Ah, magandang maganda to. Napakasarap nito. Ma-ease ng traffic dyan. Problema kasi yan eh. Bottleneck yan, tulay na yan. Yung connecting bridge ng Mactan at Cebu. Yung mainland. Ilan bridges na ba yan? Ito nga yung longest. Pang-apat yan. Tollway. That's the fourth. Parang bypass to. Parang bypass talaga. Parang bypass. Ito, naalala ko nung isa pa lang. More or less. One or two pala. Two. Malapit na raw humatapos. It's going to be the longest bridge in the Philippines. Okay. Oo. Kasi mahigit ano to. Uh-huh. Almost 9 km. 9? Kilometers nine? Almost. 9. Kilometers. 8.9. Ang pinakamahaba yung Candaba Swamp. 5 kilometers. Yeah, 5 yun eh. 5 pinakamahaba. Okay. Uh-huh. Pero pinakamaganda yung San Juanico. Oh. Very nice. Kasi scenic yun eh. Pag dumaan ka, between islands. Correct. Ganda. Uh-huh. Tapos may makikita kang mga bangka sa ilalim. Oo. Tapos yung mga actions. Ngayon, meron din yung pinaplano between Cavite and Bataan. Cavite and Bataan. Parang yung entrance ng Manila Bay, parang may arco ka. Pero tulay yun. Dun sa gap? Yun sa gap. Kasi marami islands in between eh. Yeah. Pwede kang mag... Corridor. Kalabaw Island, Carabao Island. Island na yung Mongha and Praile. Yes, Mongha. Diyan hinagis ni Simon yun. yung kayamanan. Diyan ba nahahagis yung kayamanan? Supposedly, nung Quezon was...
was leaving for the US, di ba? Uh-huh. Part of the treasury was sunken there. Yung silver at saka gold, niretrieve naman after later the war. Later on. Pero doon nila tinago kasi hindi nila kaya nalilin. Pangatlong tulay daw ho ito, sabi nito si mm-hmm. Ekoy. Mm-hmm. Pangatlong tulay daw yan. Pangatlo, pangapat. Pangatlo. Two bridges connecting Mactan and Mandaue. Mm-hmm. Then yeah. The new one is Cordoba and Cebu City. Yun. Pangatlo daw yan. Pero swerte kayo dyan. I love Cebu City. Oo. Actually, I love Mactan. Dyan kami tumira dati sa Mactan. Mactan, ang daming dyan. Daming. Resorts. Oo, dati. Yung ano kami, may kubo kami. Nandyan yung sa tabi ng, ano, ha? Shangri-La sa Mactan. Yeah. Lahat ng mga malalaking ano. Dun dati. When it was still, nothing. Kasi yung airbase eh. Mactan Airbase kami nakatira. So doon kami nilalakad lang. Yeah, EPSA. Mm-hmm. Nag-umpisa dyan. Mm-hmm. Yan ang nagdala noon. Sa Mactan, yung processing zone. Yun yung grabe yung wildlife noon sa tubig. Yung sea urchin, sea cucumbers, kumpleto yan. Starfish. Plantation Bay. Kasi yung Plantation Bay, partly, nasa dagat eh. Yung shallow part ng dagat. Mm-hmm. Pag tinignan mo, linaw ng tubig. Yun. Sarap. Oo. Totoo yan. Yes, I remember. Mm. I remember ang ano ba. Now, mga resorts, grabe yung mamahal na. Talang dati, ano yung libre lahat yung beach na yan. Mm. Ngayon na. Commercialized na. Commercialized na. But still, I kaya nga may international airport sa Cebu. Mm. Talaga naman to si Art, bakit inaasikaso yung mga airport? Pero yung ibang areas dyan, tuloy. Yung pinagkunan nila, Dolomite Beach din. Dolomite! Doon galing yung Dolomite sa Cebu. Dolomite. Kasi galing sa Cebu yung Dolomite. Correct. Pero inubos daw yung bundok eh. Oo nga, namang hapon, dati na yun. May binabati ko yung food industry ng Cebu, ha? Food? Yung food industry ng Cebu. Naku, Cebu Litson. Dried mango. Saka Cebu Litson. Grabe. And a host of others. Namimiss ko yung Rosquillos tsaka Otap. Ako namimiss ko yung seafood. Oo. That is ano? Yung shoot to kill. Naku, ang sarap nun. Shoot to kill. Shoot to kill? Shoot to kill. Don't get me started. Aga-aga. Sisira na naman yung Jetta nito. Pero yes, kumusta yung food industry dyan sa Cebu? Hi kay Mike. Si Bedo Lopez. Si Mike. Uy, nako, happy birthday, Congressman. Cesar Sarmiento. Cesar. Binati ko nga yan sa tinext ko siya. Binati ko. Cesar Sarmiento. Rotarian yan, pare. Rotarian, oo. Happy birthday. Happy birthday, Cesar. Birthday mo pala ngayon, ha? Yung kapatid niyan, kasama namin sa Inquirer. Saka tapos yun si George naman. George naman. Sa Paggor. Yes. And then, isa pa, sa Comelec dati. Di Sarmiento Brothers, mabibigay si Rene. Ayun! Melec Commissioner Rene Sarmiento. Familiar sa akin. Mabibigat yung mga anong yan. Yan. May report ang Bureau of Immigration, Trixie. Sige. Baka naghahanap ka na may trabaho. Yan, mayroong ginawa. May report. Yan. Meron silang performance. Bumaba daw ho ang mga pumunta sa Pilipinas from abroad. Bumaba. You think? Bumaba noong first 9 months noong 2021. Akalain mo? Is this true? What? Magpa-Senate investigation tayo. Why? Wow. Sa dami naman na marireport. Bumaba daw. What a surprise! Diba? Bumaba din ba yung number of passports na naglalakad mag-isa? Walang sinabi sa press release. Ito po yung press release bumaba daw. Dati nung ano daw, nung 2020, pandemic na, January to September, 3.2 million pa rin ang dumating. Pero ngayong last January to September... Hindi kaya yun yung mga nagsiuwian? Yun na nga. 890,000. Uh-huh. Laki ng baba. Uh-huh.
ganda ng report na to. Laki ng impact nito. Ang tindi, ha? Ang laki ng impact nito sa ating kabayan. DI, Diyos ko, wala ba kayong ibang ma-report man lang? Sinasayang nyo lang yung space ng news. Ngayon, ito ang magandang balita. Mm. Kung gusto nyong bumiyahe, okay, kapag nasa Pilipinas kayo, domestic tourist kayo, meron daw libreng test, swab test. Okay. Ha? Pag turista ka, libre ang swab test. Pag yan ang gagawin ng DOT. Okay. Para maingganyo yung mga tao pumunta dito. Ang mga travelers. Hindi, dito lang sa loob eh. Within. Okay. Okay. Ito pa isang balita. Dahil nga gusto na ma-revive ang tourism. Napakalaki ho kasi sa ating negosyo yan eh, mga tourism. Okay. Kaya ang ginawa ng presidente, President Duterte, ngayon pa lang, nagdeklara na kung ano-ano ang mga holidays next year. Okay? Okay. Yung mga holidays ho yan, itinataon na maging weekend. Yan ang sikreto ng Amerika kung bakit nabuhay ang kanilang domestic tourism. Mm-hmm. Yung holiday ho sa Amerika, tinataon yan na weekend. Pang long weekend. Halimbawa yan, Memorial Day. Yan, day yan. Lunes yan. So meron kayo Sabado, hanggang Lunes, pwede kayo magbakasyon. Bumiyahe. Yung Thanksgiving weekend. Yeah, November, Thanksgiving. Oo, talaga, ganun na, yun ang maganda. So ngayon, etong si Duterte, November pa lang, diniklara niya kung ano mga holiday next year. Ano ibig sabihin niya? Makakapagplano kayo. Okay? Makakapagplano kayo kung, ano mag, kung anong bakasyon ang gagawin nyo. This is good for domestic tourism. Napakaano naman ni Presidente. Wala na kayo by that time. Nag-ano pa kayo? Inisip pa ninyo. Nag-declare na ka pa ng holiday. Na para sa domestic tourism. Kaya too much. Ang dami mong iniisip naman. Talagang too much enforcement to. Ha? Hindi ko ano yun. Too much enforcement. Okay. Kasi... Iniisip pa ninyo yan? Dapat isipin ninyo yung sa excise tax sana, sir. Sir, oh, excise tax po sana. Mas maganda. Mas maganda. Kasi sa yung mga holiday... Eh, lahat ng mga ng tourism establishments, laglag eh. Super laglag. Yeah, sa lahat ng sector. Yan ang pinakamalaking tama. So we really have to do something at about saka it. At saka ano yun, thousands of small businesses. Yeah. Resources. Not, so, yung mga malalaki, kukunti lang. Transport service. Yeah. Diba? Oh. Yung makikita mo, yung mga may bumili ng van. Para lang magano. Para makakaservice ng mga turista. Turista. Van. Yan. Yung mga bankero. Nawala ho yan. Yung mga bankero. Yung mga ano. Ang laking bagay niya. Malaking bagay. Yung gumagawa ng mga handicraft. Yung mga kakanin. Sipin mo yan. Kakanin. Sino ba mayor ng Santa Cruz? Sino ba mayor? Kinala niyo ba? Ano ba? Sino ba yan? Nagbibigay daw, sabi sa akin eh. Brad, binibigay ko naman eh. Talaga? Ganon? Oo. Traffic yun, boss. Ay, mayor. Mayor. Maski ho kwento, hindi umabot. Maski kwento, hindi umabot. Hindi alam yung address? Alam niya, kaya lang, binibigay daw eh. So... So may nakaharang dito. Mayroong toll dito eh. Dapat ano Tito Ega sa bahay niyo pa dali. Oo. I'm sure alam niyo pa yung bahay. Palagay ko lang ha. Alam niyo yung bahay ni Trixie. Sa tingin ko lang ha. Pati kesong puti. Pati kesong puti. Masabi ng comment dito, dati na raw holiday economics yan ni GMA. Totoo yan. Tinanggal ni Pinoy. At saka, diba, ipapublish mo lahat ng mga holidays para you can plan ahead, okay. Diba? Pero yung ginawa, GMA went a step further. Yung mga foreseeable na holidays, i-move niya to the nearest weekend. Para maayos. Para mas mahaba at mas makakabiyahe mga tao. Para hutulungan daw ang tourism sector. Okay. Libreng swab test. Magmula today. Magmula ngayon, November 1. Okay? At ang free RT-PCR test dyan sa Philippine Children's Medical Center.
Eh, papatest kayo ngayon. Pagbibiyahe kayo, dala-dala nyo yung result. Habang daw ho, sabi ni Berna, Secretary Berna, wala kang galang, banal. Berna mo lang siya. Secretary po yan, Berna. Si Madam Romulo. Noong nagising na siya, sinabi niya na, as travel restrictions continue to ease up, they want to encourage now more tourists to visit their destination of choice. Kalain mo. By providing a full subsidy on RT-PCR testing. Saying in a statement. Yeah. Mas maganda yung statement na yan kasi yung kay Brother Luis Tro. Mas pinapareho siya lang naalimpungan. Nagising na nga to. Si Brother Wister. Nalimpungatan. Biglang nagising eh. Yun ang difference eh. Ito gising. Nagising. Bigla lang nagising. Tinanong. Pag in-endorse, okay na. Kaya naman. Gising naman siya sa gabi. Ito? Gising siya sa gabi. Di lang during office hours. Pero bakit kailangan ng testing pa? Yung requirement ng mga LGU. Para sa yun ang problema doon. Para magkumalat. Sa RT-PCR pa rin. RT-PCR. Pero sana, IATF. Parang bubble yung mga tourism. Hindi. Yung pagpunta eh. Yung on the way. Halimbawa ko ron. Okay. Nandun ko lang sa resort. Yeah, but you have to go through. But on the way to the resort. Yeah, yun na nga. You go through, Puerto Princesa, bago, mga ganong klase. O yung, San Vicente. Meron pa isang airport sa North part. Kung saan yun, Buswanga ba yun? Buswanga. In partnership with Philippine Children Medical Center. So, ano yung requirement? Ano yung pinupush niya uli na policy? Yung libreng swab test. Para to ease. Where is the swab test going to be conducted? Philippine Medical Children's Medical Center. PCMC. So, bago magbiyahe, kukuha ka doon. Kasi requirement yun eh. Hindi ho klaro yung press release eh. No? Dapat batukan yung sumulat nito. Kasi, paano mo malalaman na visitor yan? Kailangan ba may proof? Oh, yun na nga. Anong proof? So, airline ticket? Pero if I'm there... May land lang, pupunta ako na Ilocos Sur. Hindi. Ano yun? Magsasabi ka lang sa kanila, ma'am, pupunta ako sa Ilocos Sur. Ganun lang. Bigyan ka nila ng libreng test. Ganun? Ano yan? Ha? Mga 100,000 siguro pupunta dyan. Mapapadala siya tayo. Meron na makikita rito. Mapapadala siya tayo. Yan ang mga masasarap. Hindi mo kailangan i-liquidate yan. Parang fertilizer yan eh. Ilan na na-swap scholarship? Mga ganun. Ilan na na-swap test nyo ngayon? Ang dami yung bumiyahe. Yun yung mga Katakot to, mga ganitong... Parang na-police type projects. Pero magkano yan? Importante yan sa mga local governments. Para hindi magkalat. Deadly niya magsalita. Tourism. Parang dito eh. Importante yan. Ang dami kasi atat na atat ng bumiyahe. Gusto na talaga bumiyahe. Gusto, sino ba may ayaw? Diba? Meron ba may ayaw niyan? May mga limitation eh. Yan ang problema eh. Halimbawa, namimiss ko na yung Ilocos Empanada. Paparinig ka. Senadora. Narinig niyo yun, Senadora? Miss daw ni Trixie Penada. At saka yung Bagnet. Bagnet at saka Longganisa. Lalo na. Di kasi may nagyabang sa akin, mas masarap daw yung Bagnet sa ibang lugar. Hindi ko nababanggitin kung saan. Banggitin mo na. Kailan banggitin mo para maano natin. Mas masarap daw yung abra. Sa ibang lugar. Bagnet, ang tawag nila, chicharon. Oy! Padala. Masarap nga naman. Padala pero, na. For all you know, baka yung bacon bagnet ng Ilocos Norte, mas masarap. Senadora, dalawang beses na yan, pag hindi pa kayo nakayantindi. Ang nagpadala kasi ng empanada sa atin, si BBM, kaya lang busy. Diba? So,
Sino bang ano? Sige, Sandro. Sabi nga nila, uy, may narinig ako sa social media. Hindi na daw si BBM, ano, yung, ano, ang title niya, hindi na siya for running presidential candidate. Hindi na po. Siya na ba daw ang pambansang biyanan? Oh. Uy! Dahil kay Sandro. Nako, sinasabi ko sa inyo, guys. Pambansang biyanan si Bongo. Tatlo yan. Tatlo yan. Puro guwapo. Puro guwapo mga anak ni BBM. So, pambansang biyanan talaga. Much na much. Sa itong babae naman yun. Sa? Sa? Kilid. Oo. Mats? Bite your tongue. Mats na mats. Oh my God. Itong babae. Ang hirap ang sakit naman sa dibdib. Pakinggan yung mga yung ganyan. Bakit? Doktor po yun. Oh, in fairness, doktor yung isa. Harvard? Yung isa, hindi yung nag-Harvard. Yung doktor, Ateneo, graduate, diba? Ateneo. Tapos yung isa, sa nag-Harvard. Yun yung panganay. Depende naman, ano. Yung isa, London. To si Sandro, London. Oh, LSE siya, diba? London School of Economics. Si Sandro, ang gano'n. Diploma ba yan o degree? Walang kwenta. London School of Economics. Baka special diploma lang yan. Baka special nyo naman. Special diploma lang yan. Uy, bakit si Lenny special din? Aha. Oh, eto daw. Uy, eto daw. Gis na. Magandang balita. Habol. Sige. Bukas na lang to. Okay. Ano? Sabi ni Secretary Dar, babaguhin na raw yung rules. Tungkol sa imported meat. Ayun, bukas yan. Huwag na. Sa pagbabalik ng karambola, bukas. Tutulungan daw nila yung mga importer. Ayun. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Happy 51st birthday kay Fidel Padilla na nasa Miyajima Island sa Hiroshima. Sa super chat natin, Cesar Laboriante, thank you very much for your super sticker. Ito ba yan ang susunod na programa? Servicio ng Lubos sa 882 kasama si Mr. Vic De Leon Dima. Kamusta? Davao City! Diba, diba? Sa tempura. And we'll see you on Tambayan later. Kasama ko, well, wala pala. We'll see you on Tambayan later, 12 to 1. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.